Hello? Hello? Pwede po kay Mrs. Angela Maniego? Here naman po. Pwede po ba naming marinig? Kayo po. Hindi ko na kaya to. Hello? Ayan po, naglalakad po ako. Hold up. What's up mga kapinsan? And we're back for a new video. Yeah. Ang gagawin namin ngayon is bagong-bago to. Kami ay magpa-prank. Bagong-bago. Parang wala ko na nakagawa nito. Wala pa. Hindi, no? At ang aming magiging biktima ngayon ay si... Ayun nga, guys. Ang magiging biktima namin ngayon ay si Tita Ange. So, 5 years na namin siyang kasama dito sa bahay. Siya yung nag-aasikaso talaga sa amin. And in-expect niya na makakwalify siya sa DSWD Social Amelioration Program kasi nga single mom siya, affected talaga siya ng nangyaring quarantine. So, hindi mo nag-stay ngayon sa bahay, pero meron silang inuupa ang bahay. Pero ngayon, hindi mo siya nag-stay sa bahay. And naisip namin na i-prank siya kasi siya yung pinaka, actually siya yung pinaka mahirap na i-prank kasi very, very serious, tapos nerviosa. Tapos at the same time, ano siya, yung parang nararamdaman niya kagad pagka dinigil na siya. Malakas siyang magkakutob. Kaya very challenging talaga sa amin to. Pero guys, disclaimer ha, disclaimer. Itong gagawin naming prank na to, guys, ay katuwaan lang. Siyempre, with all due respect sa lahat ng mga nakaka-experience ngayong ECQ ng hirap ng buhay and all. Sana sa mga nanonood nito, huwag nyo itong gagayahin guys sa mga tao na hindi nyo naman ka-close, okay? So kami super close lang talaga sa sinitaan nyo, kaya namin siya nabiro. Pero, ayun, excuse nyo na lang pala yung mga background, ano natin? Instrumental. Sound effects natin na, ayun, necessary sound effects kagaya nyan. No, kasi syempre may ongoing construction kasi sa labas, so, ayun. So, yun nga, ulitin namin guys ha, huwag nyo itong gagawin sa mga hindi nyo ka-close. Okay, biruan lang lahat ng to, pero pwede tayong maka-open ng tao. So, yun. Enjoy nyo na lang tong video na to. Okay? Go. So, let's go! Go! Sana hindi niya ako magbosesan. Hello? Hello? Pwede po kay Mrs. Angela Maniego? Hello? Hello po. Pwede po kay Mrs. Angela Maniego? Sige po. Kay Mrs. Angela Maniego po? Hello po. Pakisabi po sa DSWD po ito? DSWD po. Hello, Mrs. Angela Maniego. This is from DSWD. Aba. Yes, ma'am, may follow-up interview lang po kami regarding po sa pagdi-distribute po ng Social Amelioration Fund po. Aba. So, pwede ko po bang makausap si Mrs. Del Monte? May konting information lang po ako na kukunin sa kanya kung okay lang po. Opo, sandali lang po na. Okay po, ma'am. Hello, ito po ba si Mrs. Del Monte? Pwede ko po bang makuha yung complete information po nila as employer po ni Mrs. Angela Maniego?
Maraming salamat. Pwede ko na po bang makausap si Mrs. Maniego? Sige. Hello. Yes, 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 hello, Mrs. Maniego. I-confirm ko lang po, yung pong, sabi po dito, may extra, mayroon pong information na yung tatay din po ninyo ay senior citizen, tama po ba? Opo, oh, yes po, yes po. Okay, so pwede ko po bang ma-confirm yung complete name po ni tatay? Complete? Complete name po ni tatay? Ang question ko po is regarding po ito sa COVID-19. So, kayo po ba ay meron po bang nagkasakit sa inyo the past 10 days? Ay, wala naman po. Opo, wala naman pong... Okay. So, meron po ba sa inyong na-expose sa PUI or PUM o yung pong mga person under monitoring ng COVID-19? Tawa naman po, wala po. Okay. So, dahil hindi po kami makakapunta dyan ngayon, so ang pwede lang po namin gawin ngayon ay pal lang po na parang medical check-up po sa inyo. Okay. So, pwede po ba? Total, malaklear naman po. Pwede po ba kayong, pwede po ba namin marinig? Kayo po. Hello? Opo. Hello? 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 Ay, so, yes po, sorry po, naputol po kasi nawalan po kami ng signal. Opo. Okay. Yun, so, check up lang po yung gagawin namin. Lahat po nito ay recorded po namin. So, okay lang po ba? Kasi po, isa po sa signs ng mga exposed sa PUM po ay yung pong difficulty of breathing. So, okay lang po ba na iparinig nyo lang po sa akin, mag-inhale, exhale lang po kayo ng 3 beses? Okay po. Inhale. Hello po? Yeah, yeah. Okay po. So, kayo po ba ay nakatayo lang po as of the moment or nakaupo po kayo? Nakaupo po. Okay po. So, mas magiging effective po kasi maririnig ko po kung meron po kayong movement. Okay lang po bang maglakad po kayo ng kahit 10 beses lang po bago po ninyo iparinig sa akin? Sa movement po. Hindi ko na kaya to. Hello. Naglalakad po ako. Totoo po? Opo. Ay, kilala niyo po ba yung boses ko? Hello? Guys, so sa kabila ng prank na ginawa namin ni Tanji at yung nga, naging masaya lahat sa bahay, lahat nagtawanan, enjoy lang. And here's the good news, guys, dahil nakatanggap talaga si Tita Ange ng kanyang SAP. So, qualified siya, hindi lang dahil sa single mom siya, kundi siya din nagtitake care sa kanyang senior citizen na tatay. Yun. Tapos, so, sa kabila ng lahat ng prank na ginawa namin, pagpa-plan and fun sa paggawa ng prank na to, syempre may mga lesson din kami natutunan. So, ako personally, na-realize ko na, ayun, makukuha mo naman din talaga yung nararapat para sa'yo. Matutulang tayong mag-intay and sumunod sa guidelines
And this is also the best time para ipagpasa Diyos natin lahat ng mga na-experience natin dahil sa ECQ. Sa lahat ng mga naghihintay pa na kanilang SAP, huwag kayong mag-alala kasi pagdating nyo lang yan, ibibigay sa inyo ang nararapat para sa inyo. Diba guys? Yes! So ako naman, yung napulot ko naman sa vlog na ito, sa prank na ito. Una-una sa lahat, siguraduhin mong legitimate yung taong tumatawag sa'yo at huwag ka basta-basta. Huwag kang basta-basta ang magbibigay ng personal info sa kanila. Especially, kahit alam mo man na mapagkakatiwalaan yung taong yun or hindi, maging cautious pa rin tayo sa pagbibigay ng info kasi lalo na sa panahon ngayon, tsaka yung lalo na pagdating sa pera, alam na natin. Guys, hindi lang tuloy yan sa ECQ. Even before pa yung ECQ, di ba, usong-uso yung mga scams, di ba, yung mga text sa scams. Lalo na ngayon, lately, may mga tumatawag din sa amin yung sa mga inihingi mga credit card info namin, bank info. So guys, pagkaganoon, kung kaya naman natin maging, kailangan tayo naman natin maging physically present, let's say, sa banko or dun sa government agency, much better kung pupunta na lang tayo sa tamang lugar at makausap yung tamang tao face-to-face kaysa over the phone, just to be sure na lang. Kaya yung site na ano talaga, legit na site. At yun, huwag kayong mag-share ng fake news sa Facebook, alam niya naman ngayon, maraming kumakalat na Facebook, fake news. Dapat i-verify muna. And yun nga, kailangan, ano din tayo, importante kasi na sa ganitong mga panahon, well-informed talaga tayo. Siyempre, dapat alam natin kung ano yung mga pwede at hindi natin pwede gawin. Dapat alam natin, aware tayo sa kung anong mga rights natin. Pero siyempre, dapat alam din natin na maging disciplined din tayo na hindi rin tayo nakakapag-violate din ng mga rules. Kasi yung mga rules nandyan yan, para sa ikabubuti din naman natin. Yun. Kaya, yun guys, sana may pagbigay natutunan sa prank na to. Sana naging masaya kayo at the same time may natutunan din kayo sa vlog namin na to. And, make the most out of your ECQ days. Yan. And yun nga na prank si Tita Angie. Ayun. So, that's it! Slow. Bye, mga kapinsan. See you in our next video. Mention lang namin yung mga wala. Bye!